his new song, ang Forever Ko'y Ikaw, from QC, layo no, parang 16 hours, so from QC to LA, and LA to QC, and back again. Mcoy Fundales! Ay! Oh! Walang cool. Magandang gabi, Los Angeles, California, magandang umaga, Angeles, Pampanga. Angeles po nga, no? Angeles, Pampanga. How are you, Gio? Good morning also, and I am good. And FYI sa lahat, ano, California is not new to Mcoy. Di ba? Diba? Tama. Hindi bago. Oh. Yan. Inalad akong mga makapunta dyan for a couple of times. Ayun. Oo, nang dahil. Okay. Good morning. I it's good to see you back. But this time ay syempre you're going solo dahil nga ay meron kang forever at yung ikaw na ito. Yung ikaw na ito ay sino ba itong ikaw? Kami bang lahat o ano ba? Dapat ano kasi yan ang forever ko'y kayo. Kaya lang, ang hirap sulat. So, okay, sulat, di ba? Kasi hindi, kung kayo yun, hindi magra-rhyme sa vow, di ba? Yung tama. Sa, diba? So, okay. Ikaw na lang. Pero kayo yun. Oo, may disclaimer. Okay, naku, kung meron pa yung mga tanong dyan sa Kumu, dyan sa Facebook, YouTube, and sa replay, okay? Kasi nanonood sa replay, tapos nagpapabati sa replay. Hindi na namin kayo mababati, ha? Replay, eh. May nag-good morning. Good morning daw. Good morning. Okay, Hong Kong, Dubai, dito sa LA, may LA, Legazpi Albay. Legazpi Albay, LA. Nasa diba Mayon, Lower Antipolo. Ayun, Lower Antipolo, ganun. At mayroon pang UK, bro. May nakikinig pala sa amin sa UK. Upper Camias. Upper Camias. Ang lapit ko dun ngayon. Lapit ko dyan. Alamin. Oy, taga saan ka ba? Taga Kamuning ka ba? Saan ka ba? Oh, I am staying near GMA. Kasi sa GMA na ako nag-work. So, gusto ko yung isang tumbling lang nasa GMA. Yung building? Na. Yung doon ka ba? Tanaw ko lang yung building mula dito sa apartment ko. So, isang tumbling lang sa trabaho. So, malapit ako sa UK. Kasi ako, taga UK talaga ako. Talaga nung dyan sa may along Katipunan. Dyan sa may BDO na kanto ng K, ng Camias, bago mag anonas. Eh, tama, ayun doon. Yun, medyo upper na 'yon kasi pag ganun 'yun eh, oh, di ba? Kung maglalakad ka, 'yan yung mga part na mahirap na. Mahirap. Kasi nung undoy to, naalala ko nasa GMA ko nung 2009, may mall show kami sa Pampanga. Doon yung pag ganun talaga, parang letter U pala yung Camias. Tapos dito baha, dito wala. Oh, ganun. Ah, talaga? Oo, undol. Tagal na, di ba? Okay, may taga shout out po kami dito sa Hong Kong, HK. Ano tong HK? Higher Katipunan. yung medyo mataas na parte ng hinapit sa Ateneo. Oh, Higher Katipunan. Akala ko half Camias eh. Pwede rin, no? Doon lang siya, hindi na siya umabot doon sa may ano. Dito lang kami, half kami. Hindi, Hong Kong yan, no? Merong sosyal, Down Under, Sydney, Australia. Oh my gosh, hello mates. Mine. How are the crocodiles in your garden? Crocodile. Is it true, J. Amber Girl? Are there crocodiles or kangaroo? Diba, ano doon? Kangaroo, gano'n. Okay. Nakakamiss naman mag-travel. Hearing all your listeners and viewers from all over the world. Yan yung na-miss ko, magbiyahe. Magbiyahe, okay. At saka balik na ngayon ng events, di ba? Parang back to normal. Okay. Sana hopefully. The kangaroo. Okay, so ito, ang dami, I'm sure ang dami, pero ano lang natin, fast forward lang. Kamusta ka na, bro? Ano yung pinagkakabisihan mo na ngayon? Kasi I heard you're working sa GMA as a writer. Tama ba ako? Yes. As a writer? For almost 8 years now. After umalis ako sa band scene,
I was fortunate to find na an opportunity to work as a script writer for TV. Late ko na na-discover, Papa Gio, yung love ko sa script writing pala talaga. Kasi magkaiba ba ang script writing kaysa songwriting? Siyempre, maliban sa spelling? Ang connection niya lang sa akin, I love telling stories kasi. Before TV, I thought I'd be telling my stories through songs. Tapos nung na-discover ko yung natutunan ko paano sumulat ng script, teleplay, even screenplay for movies, mas malaya pala ako makapagkwento pag yun yung media ko. TV and movies. Buti na lang wala na yung ang kwento ni Lola Basyang, no? Kasi parang ikaw, baka ikaw yung writer din nun. Posible. Baka nga ako si Lola Basyang. Baka nga ako na rin gumanap na Lola. Alam mo, mahal na ng bayarin sa Pilipinas. Pag inaluka ako maging Lola Basyang, abay, oo. Oo na, wala na. Tapos ikaw na rin si, ano yun, Madam Ball. Yun sa, baby, bobo, yung ikaw na. Parang tayo lang yata nakakaalala, Papa G. Tayo lang magka-batch dito. Tayo lang ba? O may hihaya naman ako sa iba dyan? Mag-message, mag-comment nga po yung mga nakakaalala sa mga mababanggit namin ni Papa G. May nag-react, Hong Kong legit po kami. Okay. Oo nga. Legit. Oo. Hong Kong. Kasi Miss Hong Kong, grabe. Oh, di ba? Yan o, Hong Kong legit daw. Dati pag nagki-crave ako ng dim sum, punta lang ako Hong Kong. Diba? Wow. Parang Q-Mart lang. Ano? Punta tayo sa Q-Mart, bili tayo ng nangyikate. Hirap-hirap. Hirap-mahirap. Yung experience ni Mcoy, sandali, ano ito, crocodile sa Queensland, o tama, may crocodile daw sa Queensland. At yung experience ni Mcoy sa buhay na nadadagdag, ano yan, nadadagdag sa script. Ano yun, tatagpin, mahirap i-connect yung crocodile sa script, ha? At yung, ano daw, Papa G, at yung experience ko? Oo, at yung experience mo daw. Oo, kasi, tama, kasi ako writer ng Pepito Manaloto, eh. Oo. So, marami sa halos lahat ng napapanood niyong kwento sa Pepito galing sa mga experiences namin talaga nila Bitoy. Kaya siguro effective or minahal ng tao yung programa na yon for more than 10 years now. Kasi napapanood niyo doon true to life, eh. True to life. Yeah, ginagawa lang namin sitcom pero experiences namin yon. So, tama yun po. Makaka-relate, no? Relatable, no? Oh, na malamang nangyari din sa marami sa inyo. So Pepito is comedy na medyo ano. So ganun ba ang ano mo? What shows do you write also? Anong mga ibang shows pa? Comedy talagang gustong-gusto kong sinusulat, eh. I'm the writer for Pepito. I'm one of the writers of Pepito Manaloto, Bubblegum. Oo, yung mga institusyon na sa GMA yung pinalad akong makasama. Oh. Tapos, there's a program called yung noontime show na All Out Sundays. Doon naman yung may musical doon. So, doon ko na i-express yung musical side ko. Oh. So, AOS, All Out Sundays, Bubblegum. Si Ara sa Nagustiran dito lang last week, ha? Ayan, si Ara. Kasama ko sa Bubblegum. Tapos, sa All Out. Tapos, nung may Dear Uge, writer din ako in Domingo. Tapos yung mga reality, usually pag may reality competition, halimbawa Lip Sync Battle or Catch Me Out Philippines, Starstruck. Sinulat ko rin. Starstruck. Ako, I think you found your destiny, parang ganoon, 'di ba? Parang ito yung isa sa forever ko na siguro magsulat. Kasi I see myself growing old to writing it. Gusto ko talaga siya, eh. Kasi mayroong sulat, pagsusulat na mga sales copywriter, di ba? May mga ganun. Meron din storyteller, meron ding ghostwriter ang sinasabi. Oh, hindi yung namatay na tapos nagsulat. Iba yun. Literal. Ako naman nun. Yung gumagawa ng yung ballpen, that ghostwriter yun. No? Ayoko naman nun. Pero, yun nga, so, na yung pagkakaiba, so I think,
So paano niyo yung pro? So paano mo is it a talent? Ano ba or may ano ba, may workshop 'yan or developed or paano 'yun? Oh, ako siguro in my case I can speak for myself, no. Hindi ko naman kasi alam na dito ako pupunta. Pero once na sinubukan mo, you'd know if you're for it. I think if you're a writer, you're born with it. Malalaman mo na lang when you're exposed to the work. Kasi hindi siya madali. If you're not for it, hindi ka talaga tatagal sa pagsusulat. Yeah. Lalo na pag comedy kasi ako yung forte ko. Mas mahirap magpatawa kaysa magpaiyak Eh, di ba? Nasabi ko yan last week sa mga ano, mahirap tama yun, mahirap magpatawa kaysa magpaiyak, di ba? Kasi kung ang paiyak kunyari may kunyari kapatid mo or si mama mo, ginawa mo lang yung Meralco bill na 30,000, iiyak na siya eh. Tama. Ganun lang. Umutang ka lang ngayon eh. Iiyak na yung kausap mo eh. Lalo yung naniningil. Mas hagulgul yun. Yung pag may kakatok na at puputulan na kayo ng kuryente, hindi ka ba iiyak? Ayan. Iiyak ka na agad. Iiyak na. Madali. Kung ano, wala akong nakita na siningil na tumatawa. Diba? Oh. I think you have to be born with it. Tapos you have to have the passion for it. May nagtanong ano raw yung mood ko pag nagsusulat. Ako, I'm an early morning writer. I usually write at 4 a.m., 5 a.m. Ah. So, mas ganun ako. Just like, ano, nakuha ko yung practice kay national artist Ricky Lee kasi I studied under him then. So may education, mayroon pa lang ano, nag-enroll ka ano, mentored by nung una na invite lang ako. Nung una wala, na-invite lang ako ni La Michael V sa Pepito Manaloto. Meron kasi yung nga episode po kasi na napapanood ninyo, bine-brainstorm 'yan eh. Ibig sabihin, nag-meeting, pinag-uusapan ko ano yung kwento. Ang unang naging trabaho ko, nagsasubmit lang ako ng pwedeng maging idea or kwento for Pepito. Eh, nakita ni Bitoy na malinaw naman ako siguro may ganun ako, malinaw ako mag-express ng ideas nung na-imagine ko. Sinubukan nga, sumulat ka nga. Ako noon, while being a brainstormer, may kusa na rin ako. I really wanted to learn. Wala pa akong workshop. Ang ginagawa ko, nanghingi ako ng kopya ng mga sulat na script. Tapos pinapanood ko yung mga episodes. Sinasabayan ko ng basa. Parang me, myself, I wanted to learn, paano ba sinulat yung eksena na to? Ah, gano'n. Kaya nung sinabi, try mo nga sumulat, hindi na ako tinuruan masyado kasi naaral ko na. Naaral mo na, ano? Eh, biglang okay ni Bitoy, natawa si Bitoy. Oh, writer ka na. Ganun ka, bilis. After a year, Papa Gio sa GMA, nung nakita yung mga, tinanong na, sino sumulat ng episode na to? Okay, ah, sino to? Eh, nung lumalabas na yung Mcoy, offer him a contract, a writing contract. That's when I explore different genres na. Minsan talaga hindi mo although may gusto niyan, pero minsan talaga it's everything happens for a reason eh, di ba? Minsan akala mo hindi, then minsan aksidente, but yung pala eh. It's his way. Parang gano'n. I discovered my passion for script writing at late 30s na ako. We all know, banda ako dati. Kaya lang, nung banda kasi ako, Papa Gio, hindi ko kasi na-imagine yung sarili kong tatanda na yun yung ginagawa. Story sa'yo. I think, sabi ni JM, late bloomer siya sa pag-script, sa pagsusulat. Actually, sa maraming bagay. Okay. So that was that writing. Medyo usog tayo ng konti, na-open mo yung banda, ano. Tell us a brief story kasi kanina sa backstage, ang dami namin napagkwentuhan eh. But siya sa height ng Orange and Lemon. So, oh my gosh. So, parang national anthem. alam mo yung buhay ko are series of unexpected. Okay. Development. Kasi unang-una ang pinagtapusan ko sa college sa UP, tourism ako eh. Ang layo. Layo naman. Sana dito ka sa kanan po makikita nyo ang Mount.
ang gusto ko lang bumiyahe. Nung nakita ko, uy, may tourist. Akala ko magtutour lang, di pa lang. Doon ako nag-enroll. Tapos nandun na ako nung, ay, di pala to. Hindi na ako makaalis. pag tourism, tour agad? Oo, akala ko ganun ako inusente. Paano pag criminology? Criminal, ganun? Criminal ka. Saan naging criminal? Ay, nako. Pero hindi tapos, hindi mascom, hindi communication. Dapat nga kung alam ko lang. Yun nga yung sinasabi ko, mga unexpected na yung mga kung alam ko lang, di ba? Wala. Sino ba kasi sila? Wala kasi I'm the eldest sa magkapatid. Mga okay. Pinsan ko, halos ako din yung eldest. So, walang nagsabi na, ano ba gusto mo? Ano ko ito? Walang nagganun sa, ano lang ako yung tipo, uy, tourism, tour. Pwede, saya yan. Sabi na. Oo. Oh, tapos yun, after college, kalain mong nagtrabaho pa ako sa hotel. Doon ko naman, nadidiscover ko kasi kung ano yung ayaw ko at gusto ko when I'm already there. Andun ka na. Hindi. Ayoko nito. Mag-flip pala ako ng burger. Oo. So kung ganun kayo, okay lang. Kasi ako, okay lang nangyari sa akin eh. Nag-hotel. From 8 a.m. to 5 p.m. yung trabaho. After a year, doon ko na-discover hindi ako pang bandy clock. Hindi ako pang... ganito. Eh, sakto, yung banda nun, ano lang namin, libang-libangan lang. Okay. Bata ka eh. Tapos doon, tatanggap kami ng gigs. So, hindi man mahalaga kung kumikita ka eh. Makainit ka lang nun, maka-free meal ka lang nun. Makatugtog ka lang at mapalakpakan at saka artist kami. Hello, we are exactly. The artist. Yes. Since high school, ganun, jamming. Na okay naman kasi kung wala rin kwenta yung tunog ng banda o nun, hindi ko rin naman itutuloy. Oh, hindi rin eh, di ba? Wala din. Yes, pero there's something there eh, na parang alam namin na may tunog kami na okay siya. So after I resigned from the hotel industry, puwo ako magbanta. Oh. And that was, yun na yung Orange and Lemons or dumaan? Oh, halos. Halos yun na. Kaya lang, hindi pa kami yung talagang sumusulat ng kanta. Yung mga cover, new wave, we play new wave songs. 80s, yan. Mga fralipolip. Yes. Kasi Papa Giyong, ang maraming gig nun, naalala mo yung Mulato. Oh yes, Mulato. Retro. So yun, uso rin kami eh. Ano ba ang in yun? Oh, retro. 70 sila o 80s tayo. Kaya kami nakakuha ng gig. Ego. Kasi yun ang, I think the best for me, don't know sa iba at sa atin, 80s, 90s are the best eh. No, mga tugtugan. Sobra. Ako nga from the 60s eh. Beatles kasi I grew up listening to the Beatles dahil sa tatay ko. Tapos yun, nauso ngayon. After nun, naalala mo, nauso ngayon mga acoustic. Diyan na lumabas si MYMP, sila Jury. Yeah, sina Jury, si Chin. So, ang ginawa naman namin ngayon, 80s pa rin kami, pero acoustic. Ganun kami na. Para-paraan. Oo, kasi magugutom kami pag walang gig. Of course. Nagbigay na ako sa hotel eh. And now, the biggest break of the band was the song Pinot Ako. Yes. So when we started writing songs, may mga friends kami na tumulong sa amin to record the demo. Mm-hmm. Yung first album namin, ang tawag natin doon, yung independent. Sa Pilipinas. Kami lang nag-produce. Nagkaroon ng following yung banda. I mean, it started na yung mga bars na tinutugtog namin, punong-punong na ng tao, tapos they requested for original materials. And then, dun kami, at that time, for the second album, nagpapahanap ang late, sobrang thankful ako sa late Mambelia Tan ng Universal Records. Oh, ma'am. Oh, yeah. Papahanap siya. May ano siya eh, yung tao na yon si Mambelia, meron siyang hunch eh kung ano yung magiging next big thing eh. Yeah. So, pinahanap niya kami, si Robert Javier ng The Youth yung nagsabi sa amin, would you like to be in a major label? Mm-hmm. So, we recorded our second album under Universal Records. Doon yung may umuwi ka na baby, yung hanggang kailan. Umuwi ka na baby. So, yun yung nag-hit na single. Yes. It was playing yata in a mall, I think. Ito yung narinig kong kwento na Direk Loren Jogi of PBB
Virgin, hinahanap. Aha. Tanong siya sa Universal. Kami yung in-offer. Sila na lang din. If you could hear on the background. Ako, yan yung hanggang kailan. Kaya lang, with when it comes to Pinoy ako, I just went to the studio to record. Kinantahan ko lang yun, I did not write the song. My bandmate and Jonathan Manalo of Star Records, sila yung nag-collaborate doon. Basta pagdating ko sa studio, buo na yung kanta, kinantahan ko lang. And luckily enough, kasi yung boses ko kasi nung medyo familiar niya sa tao because of Hanggang Kailan, Abot Kamay, yung mga ganong songs. Yun na nga, eh nag-hit yung show. Yeah, mas lalo pa kasi gabi-gabi nilang napapakinggan. OBBC. Correct. OBBC, BB, ikaw eh. Kayo. So it launched the band in a level na we ourselves did not expect. For us kasi it was a project song, it was a theme song. Uh-huh. Di namin alam na siguro right time, right place yung band eh. Yes. I mean, with the nandun yung success, nandun yung controversies, nandun everything. Halo-halo, naging showbiz yung band eh. Yes. Sobrang naging ano yun na, I was telling you, we come to a point from a small bar band na nagtumutugtog sa mga small bars. We found ourselves touring internationally, playing large venues. Tapos we were playing 3 to 4 gigs a day. 3 to 4 a day? Wow, grabe. Sana all. Eh, oo nang gano'n. Grabe. Kaya Papa Gio, kami yung nagsimula na, kasi nakakatanggap, uso nun, di ba, yung mga, hindi pa text eh, yung mga Yahoo groups pa yan, mga, IRC. Oo, na maraming tumatawag sa office ng manager namin, mga call center people Lug. Na they can attend gigs po sa gabi. So, imagine, nag-tour kami nun ng call center sa 8 a.m. we were playing a gig. Yes, yes, yes. Then we end our day at 1 a.m. to 2 a.m. dahil may piyesta sa ganito, may event sa ganito. Grabe. Tapos, inukwento ko sa'yo, uuwi kami sa bahay, nagmamaneho ako ng kotse. Marinig ko sa mga school programs, flag ceremony, ang exercise nila, Pinoy ako pa rin. Kasi may dance step yun eh, di ba? Kakalisthenic sila, makakanta namin yung tugtog. Yes. I'm very, nakakatuwa if I look back at it. Umabot kami sa point na yung mga songs namin ang staple sa mga Christmas party during those days. Yeah. Pero I think you mentioned the song that the biggest goosebumps I got was when it was the theme for SEA Games yata. SEA Games. Kailan, ano to, anong taon nito? 2006 maybe, 2005, okay. Na pag may nagme-medal na Pinoy, yun yung tumutugtog. Pinoy ako. O pwedeng si Real Muniz. Tapos, we were playing a gig in Davao. We played a concert in Davao. So, we had to go back to Manila the next day. Pagsakay namin sa aeroplano, may kasama kami mga delegates from Myanmar, Vietnam. Mm-hmm. Na-acknowledge yung banda na together, we are lucky to have the band Orange and Lemons in this band. Nagkantahan yung mga Southeast Asians. Grabe ano. So parang grabe ano. Wala, naging ano siya eh. Naging national ano. Oh, at yung kwento mo ba sa kanina? Wag na, atin na lang yan. Ah, yeah, atin na lang yan. Atin na lang yun. I think si Mcoy, you know, in the band was lucky enough, was blessed because nagka-tour kayo sa maraming lugar because of of the song and then the popularity ng song, right? So malamang ano pa rin yun, anong tawag mo doon, natupad pa rin yung tour, ano yun sinabi mo, yung tama. I was about to go there. Imagine mo buhay ng tao, no? Yung pag-tour ako dahil sa banda, hindi dahil sa course, di ba? So, diba? So, yung sarap nun, kami kasi ang nag-invite sa amin, Filipino communities. Filipino communities. I mean, to play in front of them, uh-huh. Na naiyak sila sa saya eh. Kasi masaya yung mga concerts eh. Very OPM kami eh. I mean, yes. So, the memories I bring back with me, yung people approaching me na they haven't gone back home for 20 years. Uh-huh. Na through our music daw, they felt home. Uh-huh.
Uh-huh. Yeah, ako din minsan naluluha ako sa mga kwento nila. Ang OF pang ano nga eh, pang OFW ang minsan ang tag niya. No? I think kahit dito minsan may naririnig pa rin ako na it brings back memories yung song na to. And then ito, personal, not only to Mcoy, brings back memories sa amin din because syempre kasi sa ganung na network war eh. So kami mga taga radyo, mga taga Kapuso. Oh. Hindi namin po Papa Gio kapamilya ako. Ngayon, 'di ba, solid Kapuso dito na ngayon. Dito na talaga. 'Di ba? So hindi mo talaga maano yung faith, yung FATE, yung faith, ano. So, tsaka yung faith na paa, afit pala, fit. kasi yung fit na yon, saan ka napupunta-punta eh. So ayun. May connect. Ang tingin ko diyan, lahat tayo, Papa Gio, ikaw, mga listeners mo, viewers mo. Ang script ng buhay natin, sinusulat pa lang. Sinusulat pa lang lagi. Hindi pa tapos ang script ng buhay natin. Nandito tayo. So expect the unexpected like me. See, coming from a writer himself, so siya na nagsabi, siya na yung kung may chair turn, ganun, ang buhay niyo hindi pa tapos. It's still, ano pa, nasa chapter 2 pa lang, page 48. Correct. So, harapin niyo ang bawat umaga na masaya, nakangiti, kasi hindi mo alam kung ano nakasulat sa'yo. Oo. May nag-comment bro sa ano, kasi sa ano lang sila sa mobile app nakikinig. Bago natin mag-shift into your own song, music, kapiraso lang daw ng Pinoy ako. So, ito, kapiraso daw, chorus, akapelya daw, akapelya pa. Huwag kang matatakot, ipagmalaki mong Pinoy ako, Pinoy tayo. Lagi. Hey! Siya nga talaga. Minsan mahirap mahalin ang Pilipinas pero Pinoy tayo all the way. Alam mo, tama yan. Minsan mahirap. Pero dito, alam mo naman, nakapunta ka na dito. It's still nangingibabaw pa rin talaga yung pagka-Pilipino pag may kailangan. Lagi, oo. Diba? Meron pa rin. Alright. Now, after Orange and Lemons, now here comes your new song, which is correct me if I'm wrong, hindi itong first mo eh, kasi you released a song na ano eh, no? Pang ilan mo na to, bro? Oh, nung nagsusulat kasi ako sa GMA na, siyempre, dyan ang GMA Music, kwentuhan, sabi ko, okay lang ba? Kasi minsan nangangati pa rin akong mag-record. I was fortunate na yung bahay, mga Kapuso ko talaga ngayon. Sige, punta ka sa studio, record ka ng kanta, let's give you a contract na ano. Sabi ko talaga, pagtatiwalaan niyo ako. So, 20, before the pandemic, 2019, 2018 yan. Okay. 2019, I released a song, hindi ko kanta. Meron lang silang song by Kia Dionisio, Bakit Kita Habulin? Kasi tinatansya ko pa yung sarili ko, do I really wanna do this again? When I heard the song demo, alam ko, ako yun eh, style ko yun eh. Minakuha niya eh, ni Kia Dionisio, Bakit Kita Hahabulin. So, sabi ko nga, sige nga, parinig nung instrumental, areglo natin. When I heard the instrumental, yan. Oh. Wow, shock. Sabi ko, this is me. May dash ng Apo, may dash ng Ray Valera, may Jose Marichan, in there, tone there. Sabi ko, sige, kantahan ko to. So they released the song Bakit Kita Hahabulin. Mm-hmm. Supposed to be tuloy-tuloy na dapat yon. Pandemic happened. Itong si Corona, buwis ito eh. Ay naman. Pwede na akong sunod-sunod eh. So, took me 2 years. Ngayon, 2 years, syempre, hindi ako makapag-record dahil iba naging workload ng mga writers sa TV. We had to adjust. Sobrang hirap ng working environment. We really had to adjust work. Paano susulat ang episodes? Hindi ka nawalan ng work nung time ng pandemic? Tama? Kasi mas lalong, hindi nawala, nadagdagan. Fortunate ako kasi we really had to come up with content that suits the time. People were looking for entertainment. Yes. Lahat na sa bahay eh, no? Lahat na sa bahay, nagko-consume. Mas more sila nagko-consume ngayon ng TV or ng online.
Kasi yes. Lockdown eh, di ba? Pero ang hirap sa amin kasi ang taping, iba ang condition. The mga the artistas would have to shoot from home. Yes. Tapos, ang daming restriction. So, yung 2 years ko na yon ang sulat na ano, medyo challenging. Mm-hmm. So, naisang tabi ko na naman tong music. Pero, eto, when everything eased down ulit, mm-hmm. ang ginawa ko, na-feel ko na naman, gusto ko mag-record ah. Mm-hmm. Ang ginawa ko, naghalugug ako ng mga unfinished songs ko mm-hmm. sa files one morning. Then, 2018, Papa Gio, meron akong sinulat na show for GMA na umere tuwing umaga. Rom-com siya starring Camille Prats. Ano to? Ang title, ang Forever Ko'y Ikaw. Forever Ko'y Ikaw. Rom-com. It's about serendipity. Yung bida si Camille at si Neil Ryan Sese nakatira mm-hmm. sa isang lugar. Mm-hmm. Yung mga kilala nila, I mean, they know the same set of people. Halimbawa, iisabi nila nilang panateria. Iisabi nila nilang convenience store. Isang bibila nila ng ganito. Kilala sila pareho. Pero silang dalawa, hindi nag-meet. Parang serendipity nga. Oo. And then one day, they saw each other unexpectedly. Tapos yun. Love agad. So, yun. Ang Forever Ko'y Ikaw. Since I wrote the show, uh-huh. I wrote the theme song. Si Bida-bida lolo mo, di ba? Siyempre, yan eh. Di ba, na-passion na, mapatusin mo eh. Wow, sino po bang gagawin? Sinulat ko one stanza, one chorus para lang sa opening credits sa pro. Nung tinanong ko, would you like to record again? Iyon yung napili ko. Sabi ko nga, buhin ko nga ikata na to. So I completed the song. Writing the song. Yeah. And that's what you're going to hear now, the full version. The full version of Ang Forever. I think ano eh, kasi kung rom-com, parang pag pikit kayo, pikit. Tapos ma-feel the way sa pagkanta ni Mcoy and then the voice ano, yung kanyang ano. Parang pang rom-com nga talaga, di ba? Oh, it's a very simple, straightforward song. Ayun, sabi ko kaila Sir KD Sanchez ng AltG Records. Mm-hmm. Record natin to na Ang pangarap ko lang, pag may kakasal, sana maging kasama to sa playlist nila. Parang ganun. Ah, diba? Sa reception, no? Kunyari, may ito sayaw-sayaw. Oh, diba? Oh. Kasi, pangkasal nga eh, kasi yung lyrics, diba? Ano yun? May vow na ako nakanarik kanina. Oo eh. Ikaw ang sagot sa akin panalangin. Oh, diba? The day we found each other, I have made a vow, I'm forever queen. Ang Forever Ko'y Ikaw. I have made a vow, Forever Ko'y Ikaw. Ayan. Tapos may dumaan na, ay, kalabaw. Ganun. Pwede. Oh, mamaw, may halimaw. Ayan. Oh, ayan. Gumagana yung pagiging writer. Oh, ayan. Ang bilis na, ang bilis na. Bilis. Oh. Diba? Pero sana, no? Pag may kakasal sa LA, gamitin niyo yung song, I'd be happy. Diba? O sino bang kakasal dito ng mga ano? Kung dapat yung kakasal, Pilipino din. Kasi kung foreigner, hindi na maintindi. Oh, what did he say? Forever ay Carabao? Forever ikaw. Ikaw. Kasi it's just like, ikaw. Ganun. Yeah. Pero yun nga, good thing na ano siya eh, na na-release niya in a full version, no? Because I think nakatulong yung dahil nauna muna siyang nakilala sa show, sa sitcom. Then, follow up, diba? Also. Oh. For posterity na rin na i-record ko siya properly. Kaya ngayon, ang gagawin namin ng AltG Records, ang assignment ko ay maghalughog ng mga unfinished songs. Unfinished. Lahat. At gawing theme song ng lahat. Pwede rin naman. Pwede din. Okay. So yun yung plano. Hopefully, makabuo ng isang collection for an album. For an unfinished songs. Nako. Yeah. I'm sure maraming, pag songwriter kasi usually gano'n eh, marami ka natago. Ano. Tapos, ano ba yan? Timing na, kasi may mga kakilala ko dito na mga ano, like 50 songs na nakatago lang daw. Oo. Ano yung ginagawa? So ano yun? Na-feel niyo ba yun, ito, this is the right time i-release? May ganun ba na minsan na feeling? Or ano ba na? Pwede. Pero you cannot tell if it's going to be a hit. Wala sa songwriter yun. Pero yung pakiramdam na parang okay nang i-release to. Meron yun, meron naman. Meron. Okay. Sabi nila, mga writer daw, introvert. Ang tanong,
ikaw, ganun din ba? Cobra. Right? Mm-hmm. Ang tawag ko nga, ermitanyo eh. Ermitanyo ako eh. Hindi talaga lumabas. I prefer staying at home, actually. Even nung may banda ako. Ako yung, ano eh, yung gig sa akin, trabaho. So, I really enjoy the time at home I spend. Yes, yes. Lalo nung naging writer ako, for example, I write a Pepito episode for 2 days, halimbawa. Yung 2 days na yun, nandito lang ako sa writing corner ko. I just go up, get out to take a bath, eat, tapos tulog, sulat. Yun, masaya ako sa ganun kesa lumabas na. Kasi, siguro ano, yun yung artist na ano, no? Kasi kung meron kang idea, hindi mo pakakawalan, susulat mo talaga, ano, minsan yung ganun na... Oo. Diba? May ganun. Minsan ako minsan nagda-drive. Minsan, hindi, ito, hindi, wag gayahin ha. Nagda-drive tapos, may ano, hindi ka maka, pwede naman kang mag-pull over or di kaya mamaya. Ganun. So, yan. Makakalimutan ko to eh. Oo! Yan! Yan diba? Yun, Gio. Ito pa. Sa CR. Malingaling tayo sa CR. Oy, ilang songs na ang nabuo mo na number 2? Lahat nung nag number 1. Lahat na nag number 1 nabuo yun sa number 2. Oo, galing, 'di ba? Ganda noon. So, mga kaibigan, kung kayo po, ito sa mga baguhang songwriters, ano, kung gusto niyo pong mag-number one ng song niyo, mag-number two. Sulat niyo na lang nag-number two. Nag-number two. And then, totoo yan. Kasi sa amin, sa ano, nag-sulat kami ng mga script for radio scripts, for promo, for ganyan. Hindi ko mabubuo yung word na yan na, sali na sa pinakamabaw, ganon. Pag hindi ako nag-number two. Tama. Magpipilit, matutulog pilit, di ba? Yeah. Ay, nako. Pasensya na po sa mga nag-early dinner at mga kaibigan, yan po. We hope you enjoy your meal. Your meal? Manamis naman. Pero I think, you know, Forever Ikaw. Baka pala hindi ka laba. Pero Mcoy, ang ganda doon ng version ng Bakit Kita Hahabulin. Salamat. Are you playing it dyan? Sana naman, Papa G, you're playing it dyan sa Home Not Alone. Nako. Michelle, pakisan. Alam ko nyo, ito eh, bakit nahahabulin? Ito yung nanakawan ng Nokia 5210 eh. Bakit kita hahabulin? Hello. Meron pa ako. Ang bitter yung konta na yan. Dahil nakakasawa. Oo. So, it's so ano, no, refreshing kasi yun nga, we are happy na ano, no, you found your one true love. Pwede bang sabihin na yun? Writing. Yan. Nako ah. So, at saka maganda kasi tuhog eh, parang 2-in-1, you're a singer, you're a songwriter and a writer for TV. So, pag nawalan sila ng sinong kakanta? Ay, si Mcoy na. Oh, actually, no? Package. Package deal na po. Pakyawan na. Kasi nagpipresinta nga akong ano eh, kadobol ni na Alden. Ayaw lang. Wala. Pero may nag-comment kanina, DM sa akin, hindi mo daw kadobol si Alden, kadobol mo si Carlo Aquino. May nagsabi ba yun? Carlo Aquino. So, wait. Pwede naman pala eh. Pwede yung ikaw yung remake ng akala mo lang wala pero meron. May, ganon. Oo. So yun yung kamukha ko, yung tsura niya nun. Nung umiiyak sa eksena. Pero grabe no, hindi mo talaga masasabi ang panahon na you know, you were a rock star, you were nung nagtutur dahil hindi sa tourism but because of the band. Now you're a writer na ikaw nagpapasaya ng tao na hindi alam nila na kasi I think it will work for both ways. Eh. Kahit gaano gaganda yung script na sinulat mo, pero kung yung nag-deliver wala sa timing,
Hindi rin, di ba? So parang gano'n. Tama ba? Tama. Minsan, hindi naman nakakatawa yung script. Pero nung kahanga with artists like Michael V, pag dineliver niya, miski ako natatawa sa sarili kung sinulat. Di ba? Goes both ways. Idol ko tuloy na si Bikito. Ang next step ko ngayon, I'd be pursuing directing na, Papa G. Director, nakikita mo na yung name mo sa credits, directed by Mcoy. Oh, oo, kasi hindi ko nakikita yung name ko pag writer. Teka, mag-director na ako, mabasa ko naman yung kawal. Minsan kasi pag overtime ang show, pag sa credits, ini-end na kasi. Ay, naku, hindi ko nakita. Oh. Eh, yung writer yung nasa huli. So. Oh, writer sa huli, ba? Oh, ayan, naku, ang bilis ni Michelle. The song is sent via email. Oh, yun na. Diba? Ganun na po kabilis ngayon because of the new technology, streaming eh. So you could stream the song, the full length of the song. Kasi dati, ang script natin, bili po kayo ng CD, bili po kayo. Oo, no? Nabutang pa yung cassette tape eh. Cassette tape. Yung first, second album namin may cassette. Cassette, diba? Imagine. Pag buwibili ako ng cassette tape, inaamoy ko yung ano kasi mabango, yung papel. Oo. Ako, binabasa ko talaga lahat. Yung kaligayahan natin yun, yung ano yan. Tapos, sinisira ako na kagad yung, di ba meron doon yung dulo? Para hindi ma-record. Ma-record. Tapos, kung gusto mong sira yung cassette, lalagyan kong ballpen. Pag gusto mo yung apakan, yung tape, ito, mga tito lang ito nang kakaalam. Pag gusto mo yung apakan, kahit nasira mo na, lagyan mo lang ng maliit na ano, yung pang ano dun sa papel. Oo, papel. Or scotch tape. Ganun, o. Oh. Kayo, nung time na DJ ka sa Manila, Papa Gio, pag may, ang radio nun, sabi ko, radio is king, ang gagawin ko nun, aabangan ko yung panatutugtog mo. Yes. Tapos meron akong blank tape sa cassette. I-record ko yun. Pati boses mo naka-record. Here's a song from the Eraserheads. Bira naman DJ to. Oh, kalagitnaan. Tsaka nag-spill. Kasi gustong-gusto namin yung mga mahahabang intro. Kasi sumasakay kami doon. Oh. Kaya nga. Kaya minsan, pangalagin na. It's 8 o'clock here in LA and we're like, ganon, di ba? So, di ba? Sabi ko. Eh kami. Tama. Eh ako, banda. Di ba? Kaya kita nire-record yung kanta. Aaraling ko yun eh. Instrumental. Kaya pag nag-gig ako, bang, here's it's now 7 p.m. in LA. Yun sa sabihin ko. Ito na ano ba naman yan? Di ba? Eh, nung bago ako nag-graduate, pumunta talaga ako. Pumunta ako doon, magbabayad ako ng 5 piso bawat song, pa-record ako ng music, ng gano'n. Imagine, no? Well, mga kabataan, yan po ang na-miss ninyo. Yan po ang na-miss. Booking po kayo. Cassette tape po para mas save sa battery. Gamit ko po ballpen, pang-rewind at forward. Ah. Ayan, no? Nakaka-relate ang mga tito. Tito at tita! Buong pipina. Magkaisa. Diba? Gawain ko yun noong nagre-record kami ng cassette tape. Oh, ito pa bago natin pakaulan si Mcoy, yung sa amin sa... Sarap na usapan. Ano? Pag gumagamit kami ng turntable, ano yan eh, mortal sin na pag hindi mo siya na-cue ng maayos, yung, di ba, gaganon mo. Yung maayos, gaganon siya on air. Gamit, yung unang dapo nung needle. Oo nga, no? Pag hindi mo yun, hindi na cue ng maayos, gaganon siya. Parang gaganon. Oo, no? Tunog. Parang may soundbite na, parang, mwah. Pero may tunog. Papatugtog ng DJ ko, papatawa pa, mwah. Tapos, ano pa yan? Mantika. Ang sabi na, ang ano namin, may piprito. Yung mga, piprito na sound. Isa akong kasama, hinuhugasan niya eh. Sabi niya, bro, this is how you click. Sabi ko, ha? Hinuhugasan mo yung, ano? Lakan talaga? Hinuhugasan niya. Para daw po na yung prito. Hindi niya dishwasher yun, hindi DJ. Oh, kasi gumaganon din siya, no? Iba pa yung match. Kasama na yung intro ng station ID. Yun lang.
Pero bilib ako sa inyo, timing nyo. Sa DJ ko nakikita yun, yung timing. Nasa DNA namin noon, nakakanta na. Ganun, yung sa specialist ako, kunyari, Pinoy ako, ganyan. Tapos, kanta na. You need to end your ad-lib with the station name because of recall. Hindi yan madali. Hindi madali, di ba? So kung nung wala hindi computerized, ngayon kasi computerized na, may counter yun. May counter na, ayun okay. Na, 3, 2, 1, tapos yan naman. O, ganyan, this is Ryan Seacrest on 102.7 Kiss FM. O, gaganon na siya. Correct! Lahat tayo'y gaganon na, di ba? Noon talaga, ano yun eh. Pinapakiramdaman yun eh. Galing eh. Pinapakiramdaman, and you need to know the song. Yung parang, ano mo siya, alam mo yung alam yung song. Yun, diba? Yung mga bagsak na mga putugutus, ganun. Ay, yes! O, di ba? Eh, alam mo, Baba Gio, di ba may gig? Live to, mag-i-intro yung banda. Sinubukan ko yan yung gagawa nyo. Yeah, talaga. I-spill ako. Maraming salamat po kay Mayor, kay Governor for inviting us here in Cotabato City. Hindi ako tumatama. Sinasabi ko, Diyo, yan na. Iisip mo ako, banda ko. Kumanta na! Parang sa mga bar, no, na nag-i-English yung mga ano, tapos na intindihan mo lang happy birthday, gano'n. Ladies and gentlemen, happy birthday. Yeah, ganyan. Maka-English lang, pero ano, happy birthday, sir. Happy birthday. Okay. Ito, this is only 4 questions ito. We'll get to know more about Mcoy kasi ito yung mga, 'di ba? Parang mga ano na tayo, nasa 30 minutes na tayo but nalaman niyo na po ang biography niya and how fun he is. And bagay na talaga siya sa comedy kasi ganoon ang buhay. Sarap ng kwentuhan natin sa oras na bala, no? Isang oras na tayo at kailangan na po tayo mag-ano kasi sinasabihan ko na ng ganyan na. Okay, so four questions. Ito na din ako, ihanda mo na, isa lang muna yun ng mga ito. 4 questions. Si Mcoy daw ay pwede sa Los Angeles. Ay naman. Ano pa ba? May valid pa ba? Hindi na. Mag-reapply? Kakainis na. Laging na re-reschedule yung reapplication ko ng visa. Itawagin na ang law office ni ano. Wow! Okay nga, Papa Gio, patulong na. Dapat last year pa, March ngayon, nasa December na naman ako this year. Oh, diba? Saka, pwede ako sa Los Angeles. Pwede siya sa LA, Los Angeles. Ganun. Yes. Huwag kang pumunta dito, alam na kapatid. Huwag kang pumunta ng summer, ha? Kasi ako parang ayoko eh. Kasi, ainit. Sobra. Oo. Noted. Oo, dapat mga winter para, di ba, parang mukhang, yung mga kontrabida yung naka-leather jacket, di ba? Yeah, oo, sige, no. Para winter. Okay, so pwede po siya. Calling all local producers, pag napuro yung replay, alam niyo na po. Yeah. Okay. Yeah. Alright, next question. Si kung siya ay pwede sa LA, ayaw naman niya sa, kung sabihin Pilipinas, ha? Yeah, si Mcoy ay ayaw sa toxic na mga tao. Toxic na mga tao. Usually, paano mo yan, ano? How do you deal with toxic people? I don't deal with them. Ayoko mahawa. Deal or no deal? Oo, deal or no deal. Yun ang sabi sa akin. Sa masarap mga paligiran mo rin mga tao ng mga sarili mo ng mga positive. Pero hindi yung positive sa COVID. COVID. Mga positive sa buhay. Kaya nga, ang spill ko nga last year, mas mabuti na yung maging negative kaysa positive. Oo, di ba? Ganun. Yeah, di ba? Okay. Kinakatok na ako ng amo ko sa banyo, natagalan sa loob, kakapanood sa inyo. Ayan, sumulat ka ng kanta. Kasi hindi siya pwedeng manood sa Hong Kong na andun yung amo niya. Kasi, ikaw nood, ako bayad, ikaw nood. Okay. So toxic people minsan ito maano ko. Ang minsan mga toxic people pag ano no, sila na may kasalanan pero minsan para sila din ang biktima, ano? Yeah. Gusto niyo ba 'yan? Wag na. Okay. All right, next, third question. Si Mcoy
ay mahilig naman sa pag-aayos ng bahay. Ah, HGTV, ganun. Oo, yun, dun ako. Mahilig ako sa mga DIY na project sa bahay. Tingnan mo naman yung kanyang wallpaper. Ito, wala akong feeling malinis-linis dito na sabi ko mag-ayos, hindi maglinis. So. Pero yun ba, stress, ano mo yan? Stress, may mga taong ganun eh, pag stress, naglilinis ng bahay. May mga ganun. Stress. Oo, mula ka siya makadistress. Oo. Oh. Okay. Ako naman, yung kuwari may nakita akong project, DIY project online, gagayain ko yun. Tapos, gustong-gusto ko naghahanap ng mga furniture pieces sa bahay na, na mura. Kasi natutuwa ako na akala mo mahal, pero mura lang. Mura pala. No? Tapos, kumanta si mahal at saka si mo, cutie-cute. Cutie-cute yung nabili mo. Cutie-cute. Oy, sumula. ganun ako. Okay. Siguro ano din yan. Relate ako niyan kasi syempre pag maaliwalas ang bahay mo and if ang nature ng work mo is all mind work, 'di ba? Who would be grateful if nakita mo kalat diyan, may ganyan tapos magsusulat ka? Hindi, no? Hindi. Dapat maaliwalas, mabango, maaliwalas. Maluwag. Maluwag, medyo mamasa-masa yung yung hindi mo na punasan sa hate. Oh, sa hate. So punasan mo dapat 'yun. Pinapahanap yung susi niya kasi aalis na daw siya. Ayong amon niya daw. Ayan. Diyan ka muna sa banyo, ha? May huwag mo ibigay yung susi. Ayam siya kumato. Okay, eto na, last question. Si Mcoy ay laging masaya. Oh, di ba? Ganun naman din, di ba? Kung ikaw ay masaya, pumapaka. Kung ikaw ay masaya, sugulat ka ng kanta. Sugulat ka ng kanta. Kung ikaw ay masaya, kami ay masaya, at sila ay masaya, umutang ka. Yan! Ay, lulungkot ka na. Oh, lulungkot ka na. Iiyak ka pa. May kumakatok pa. May ganun. Alam mo, Papa Gio, i-pitch mo na sa V81 na magkaroon tayo ng show. Ay, nako. I-pitch ko yan sa ano. Tamang-tama. Diba? Kita mo. Oo. Sarapan, di, lumipas oras, di mo na malayan. Di mo na malayan, di ba? So, di ba? Mcoy, ano kaya? Ang forever ko'y Mcoy. Ang ganda. Diba? Forever ko'y Mcoy. Live from Los Angeles in Chino. Nasa Chino kasi kami, yung aming ano, East LA. Yan, di ba? Live from Zoom. Zoom. Oy, add kita sa Facebook. Ayan. Sige nga, Papa Gio, sige. Pag-usapan natin. Pag manood ako ng GMA show, lagi ko na yan maaalala si Mcoy. Yeah, come on! Ay, Diyos ko, mapapanaginipan mo pa. Oo, yan. Yung boses niya parang nasa tenga mo lang lagi marites. Hindi ka mapapakali. Hindi ka mapapakali, ganyan. Okay, so ang forever ko ikaw, bro. Invite them to stream and balita ko yung may music video ba to? May ano ba soon? Performance video. May performance video. May shoot kaming performance video na ala, nangungulit lang ako. Nangungulit. Yan. So ano po, bukas na to dito sa Pilipinas, August 19, Friday, the song will be available for download and streaming in your favorite digital platform. Meron sa Spotify, YouTube Music, Apple Music, on all digital platforms worldwide. Sana po maging bahagi ng listening playlist ninyo yung Ang Forever Ko Ikaw. Yan. May nagtanong din, nasa Friendster din ba? Yeah. Ano, tingnan mo muna kung magbubukas pa yung site. Nawala yung Friendster, alam mo kung bakit, feeling ko lang kung bakit. Maraming kasi nag-away dun eh, nag-away-away. Kasi hindi nagbibigay ng testy. Oo, tsaka hindi, isa pa. Yung, di ba, pag-click mo yung profile, makikita mo kung sino, who's viewed your profile.
Ay, diba? Delikado ba yung ganun? Kasi syempre, iba, bakit ang ex mo? Eh, di ba? Ganyan din sa stories ngayon. Ay, oo, ganyan na ngayon. Pero ikaw lang na, ah, tama, kasi sa Facebook, yung other, yung jowa mo, pwede niyang makita yung tumingin sa'yo. Sa stories mo, ikaw lang. Ikaw lang. O, di ba? Ngayon ko lang na-realize yun, ah. Kaya dapat ang forever ko, ikaw. Oo. Pwedeng tumingin ng ex-ex na nga eh. Oo. Dati na nga eh, ganun. Parang ganun. Hindi dapat ang forever ko yung sila. Sila. Ito lang eh, ganun. Oh, di ba? Di ba? All right. So, stream ay may sa akin si Shell, ano to Shell? August 25 tama nga sinabi mo. August 25 po yung premiere ng performance video. So that will be August 25 daw ang premiere ng performance video. Yeah. Eh mga August 24 Miss Michelle padalan mo na si Papa G. Padala mo na 'yon. A day before. Oh, a day before with ang Forever Ko'y Mcoy. Yeah. Nako, brother, maraming salamat di napasaya mo ang lahat ng ito. And sa mga manonood ng replay, huwag kayong magpapabati, ha? So, pag nabati ko kayo sa replay, matakot kayo. Matakot kayo. Paano namin nagawa yun? Kaya hindi ko namin pinangalan ng itong Papa Gio Live kasi pag ang tanong kasi, live tapos replay naman to, live pa rin. Bakit ganun? Tama po nga. Larry King. Yung mga listeners mo, ha, thinking, ha, may napapaisip ako sa mga thoughts nila. Oh, di ba? Oh, di ba? Larry King live, replay naman yan. Bakit live? Hindi, tsaka si Larry King mukhang dead na. Oo nga. Larry King, ganun na, D. Si Randy Jackson, kanina nakita ko sa TV, parang, Randy Jackson, Randy Jackson. Oo. Parang, basta, o ganun. Okay, sige. Parang ano. Alright. The worst na itsura niya. Oo, parang ano, basta, o ganun. Ano ang worst na itsura niya ngayon? Oh, it's a church mo. It's ano. The whole American, hindi naman whole. Pero, iba kasi yung nung kasagsigan ng American Idol, di ba? It was 2008-2009, di ba? Yeah. Ihay kita sa kayo. Simon lang, di ba? Parang lahat na ng pwedeng ibaan. Buti na lang hindi sila nakakaintindi ng Tagalog, no? Oo, di ba? Buti na lang. Brother, maraming salamat. Mang-iyan ka dyan and keep on writing. Keep on doing what you love. Napapasaya kaming lahat. At ngayon, ay, eto ha, honest, ano, ngayon ko lang nalaman siya pala ang writer ng Pipito Manoloto, AOS, and Bubble Gang. Just chew it with the bubble gum. Ako rin po yun. Isa po ako doon. Sa mga kalokohang napapanood. Diba? Hanggang ngayon, pag stress kami, pinapanood ko yung mga bitoy na mga pangit ka, baluga, mga ganon. Na hindi na pwede sa panahon ngayon. Na hindi na pwede. Sabog. Noon, medyo madali-dali pa. Walang... No kasi, ang dami kasing mga digital kasi. Gio, thank you for giving me. Ingat niya kayo dyan. Yeah, mag-ingat. Yeah. Kasi dati ang sinasabi, do not buy pirated. Ganun. So, di ba? Ibang... Oo. Oo nga, no? Ano na ngayon? Hindi ko din alam. Nawala na eh. Imagine that. Nawala na. Bro, maraming salamat. We'll see you again for your next ano pag na balik ka and then we'll have you have here wholeheartedly with open arms and open legs. Yes. If I do visit LA anytime soon, I'd drop by sa studio. Drop. Nako, andun. Maano tayo doon. Oh, pwede ko. Gawa na 'yun. Oh, gawang-gawa na 'yon. At saka kung medyo mahal ang hotel, doon ka na matulog. May isa kaming actually, yun yung susunod ko, inere mo pa eh. May message mo na lang sa'yo. Isa kaming room doon ako. Doon ang partner. Nabala ko, ba't mo yung hotel pa? May studio naman ang PM. Oo, ang mahal. 200 a night, Marriott. Diba? Doon na. Doon na lang. Maraming salamat. Mcoy Fundales! Oh! Hi, I'm Mcoy Fundales. For more videos, don't forget to hit subscribe and hit the bell for updates. We'll be right back.